Magandang araw mga Banateros. Nandito po tayo ngayon sa Moto Street para pag-usapan lang itong nakakatakot na bagay. May Halloween party dito sa BGC ngayon. Ang daming mga naka-costume, daming mga multo-multo, ganyan-ganyan, mga kung ano-anong costume ng mga tao dito, ang dami-daming tao. Pero naisip ko lang, may mas nakakatakot pa ho dyan sa ganyang klaseng costume. Alam nyo ko ano? Mas nakakatakot ho yung tayong mga Pilipino, tinatanggap na lang natin yung supposedly hindi normal, pero ginagawa nating normal. Halimbawa, yung presidente natin na nakikipag-meeting lang through Zoom sa kalagitnaan ng may sakunang nangyari sa Pilipinas, yun ang mas nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Kung tayong mga Pilipino, bumaba na ang ating standard sa kung anong klaseng pangulo ang meron tayo dahil nagbubulag-bulagan tayo. Kapag nakakatakot yun. Yun ang talagang nakakatakot kasi it's tragic. May mga mamamatay dahil ho sa kapabayaan ng ilan nating opisyal. Oh, diba? Tuwan-tuwa na tayo na ngayon, araw na to, nagpunta siya doon at nagbigay ng relief sa ating mga kababayan. Tuwan-tuwa tayo na after 2 days, tsaka lang pupunta ang ating pangulo doon sa lugar kung saan merong nangyaring hindi maganda. Diba? Yun ang nakakatakot. Kasi tinatanggap na natin ang mababang standard para sa ating government officials. Kasi isipin nyo ha, ngayon pinagmamalaki nila, o di pahiya kayong mga nagsabing Japan ang presidente. Kita nyo, nandito lang sa Pilipinas. Una-una, gusto ko lang sabihin tungkol dyan sa Japan na yan. Sablay talaga yan. Sabi ko nga sa inyo tayo man ay pumumbot na sa ating Pangulo, pero sablay ho yung nag-iimbento ho tayo ng fake news na nasa Japan ng ating Pangulo. Huwag naman ho ganun. Kasi hindi ho maganda yon na gumagawa ng fake news sa ating Pangulo dahil lang galit kayo. Una-una nga, sa loob-loob ko, noona, nagdududa pa ako kung sino ang naglabas nung news na nasa Japan ng Pangulo. Kasi sabi ko, napaka-awkward naman, napakatanga naman nung naglabas nung news na yun na nasa Japan ng Pangulo. Hindi may tatago yun. Meron niyang flight details. Siyempre, kahit masabihin mo ng aeroplano, sarili yung private airplane yan, dadaan at dadaan yan sa ibang bansa na magbibigay po ng record, di ba? Ingay naman ito. Baka gusto mo namang hinahan, Brad, ako'y nagbibideo. Ay, salamat. Ha? Kulang sa aruga eh. Hmm? Joke lang. De, yun na nga po. So, dapat po, kahit ho, hindi natin gusto ang Pangulo, huwag ko kayo gagawa ng fake news. Pero may duda rin ako sa nagpalabas ng fake news eh. Kasi posibleng yung mga nagpalabas ng fake news, tanso. Para sabihin nila na, kayo nagpumupuna sa Pangulo, fake news kayo. Ano sinasabi niyo Japan, pahiya kayo. Pwedeng ganun din. Or pwede naman talagang itong mga pinklawan na talagang kontrabida na sa buhay natin, itong mga aktivistang terorista na ito, na sila rin talaga nagpalabas nun, propaganda nila. Pero gayunpaman, tayo hong mga tunay na nasa gitna. Ibig sabihin, tayong hindi tinitingnan ng masama ang ating presidente at hindi naman din tinitingnan na wala namang nagagawang mali. Sabihin tayo yung mga neutral. Hindi ho tayo dapat nagpapalabas ng fake news. Okay? Pero gayunpaman, napaka baba naman ng standard natin kung papayag lang tayo na after 2 days, tsaka lang makikita ang ating Pangulo na personal. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo Hindi ko naman sinabing lumubog ang paa niya dun sa baha. Hindi yun na sinasabi ko. Pero yung man lang umatin ka ng conference at not in the comfort of your home. Ano to? Ginawa mong eskwelahan yung ano mo yung pisina. Work at home. Parang
sa bahay ka lang nagtatrabaho, hindi naman po pwede yung gano'n. Diba? Eh kasi, paano mo papakita sa mga empleyado o yung mga opisyal mo na maging masipag, masinop ngayong panahon ng panahon ng may dumaang bagyo sa atin, kung ikaw nandun lang sa bahay, nagzo-zoom. I mean, you have all the resources to go doon sa lugar kung saan nandoon ang command conference. Diba? Presidente ka, naka-zoom. Okay lang sana kung ganito eh. Bumagyo, tapos bigla ka nagpatawag ng meeting at hindi kayo makaalis lahat. O kaya nag-zoom meeting kayo. Okay yun, walang problema yun. Pero yung nakalipas na isang araw, nakaka-ride na yung mga tao. Ako, nag-ride na ako kahapon. Eh, ikaw, zoom ka pa lang. Di ba? Sabi nga eh, pag party, kayang face-to-face. Pero pagka may disaster, ano lang, work at home lang, ano ba yun? Online lang, zoom-zoom lang. May ano pang, may Tanso pang nag-comment sa post ko na sabi, eh may party bang zoom? Oo, meron. Zoom ba? Kasi itong mga Tanso, minsan sabit-sabit din talaga utak eh. Ultimo nga yung akusasyon nila na hindi naman utak yan eh, kasi sinasabi ko yung bulalo, utak, di ba? Yung bone marrow. Ang tawag talaga doon, utak. Was, magaling pa kayo sa mga taga Batangas, taga Laguna. Eh kami mga taga Batangas at saka taga Tagaytay, eh talaga ang tawag namin doon eh, utak. Yung na doon sa gitna ng buto, utak ang tawag talaga doon. Oo, hindi siya literal na utak, parang kayo. Eh nakalagay sa ulo nyo utak, pero hindi literal na may laman. Diba? Hindi talaga literal na may utak. Meron lang talagang ano dyan. Meron lang talagang laman, pero meron lang laman loob. Pero walang utak. Parang kayo, 'di ba, mga Tanso? Anyway, 'yun lang. 'Yun ang talagang ulitin ko, mas nakakatakot eh yung nasasatisfy na tayo doon sa mababang antas ng serbisyo ng ating government officials. 'Yun ang nakakatakot. Bakit? Eh wala na eh, disaster na 'yun eh. Mantakin mo. Ayos lang sa atin yung ganung serbisyo. Galit na galit tayo noon kay Mar Rojas, na alala nyo yung sa Yolanda. Kasi sabi nyo, diba, marami nagsabi noon, totoo naman, nagpunta si Mar Rojas doon, tapos umuyakoy-yakoy lang, tapos nagmagaling-magaling lang, o, diba? Diba kaya nga si Pangulong Duterte noon nagsalita, hindi pa siya Pangulo noon eh, nagsalita siya na parang walang ginagawa yung gobyerno. Nandun na sila Mar Rojas nun, ha? Nandun na ho ang gobyerno nun. Pero ba't gano'n natin binatikos? Kasi nga mataas ang standard supposedly natin sa mga government officials. Mataas. Hindi ho dapat pinagbibigyan na, ay hindi, okay na itong ganitong serbisyo. Okay na yung ganitong klaseng trabaho ng Pangulo. Diba, nakakatakot kung gano'n na tayo, mga Pilipino. Ang dali na natin pagbigyan o ang baba ng ating standard sa kanila. No wonder, yung requirement natin sa pagpapangulo eh, wala na. Diba? Sana lang bumalik yung standard natin na ang Pangulo ay dapat masinop, mabilis, at hands-on. At talagang nagtatrabaho. Eh dahil sa ibang mga bulag nating panatikong Tanso dyan, pinagbibigyan na lang itong ganitong klase. At pag pumuna ka, itong mga official natin tulad ng isang USEC dyan, nababarahin ka pa. Diba? Nagtatanong lang kung anong ginagawa ng gobyerno. Kasi, alam nyo, marami ako nakakausap. Talaga, pati lalo na yung mga nasa sa Cavite, ganyan-ganyan. Sa Mindanao, sa yung mga nabaha, na talagang hindi nila ramdam ang national government. Huwag nyo lang iasa sa LGU, dahil ang sakunang ito nangyari o itong bagyo nangyari na ito ay hindi lang kakayanin ng LGU yan. Kaya nga nakakaano eh, kasi parang nilalang lang natin ito porket dito sa Metro Manila eh baliwala masyado, hindi ganun katindi, no? Kung meron mang bahalang at saka traffic, diba?
Pero sa ibang lugar, tulad ng mga probinsya, lubog na talaga yung bahay nila. Kung ikaw, lubog na bahay mo, at makikita mo, Presidente, after 2 days, tsaka lang lalabas sa Zoom pa, tsaka lang lalabas sa tao, di ba nakakawalang gana? Tapos, eto masama, yung mga tansot bulag, iniisip na okay lang yan. Ang baba na ng standard natin sa mga public official. Mahiya naman ho tayo. Ang pangit, yun, nakakatakot talaga yan. Yung bumababa ng bumababa yung standard natin. Bakit? Ibig sabihin lang nun, maghahalal tayo na maghahalal na mediocre. Mediocre president, mediocre vice president, mediocre senators and congressista. Bakit? Ang baba na ng standard natin eh. Kaya huwag kayo magre-reklamo kung ganyan lang ang trabaho ng gobyerno. Kung tayo mamamayan, ang baba ng ating standard. Yun lang, ako lang. Ako naman eh, sana lang lumevel up ang ating mga opisyal. Kung ayaw ninyong lumevel up at naiinis kayo sa demand ng mga Pilipino nang nasasakupan ninyo, ubay lumayas kayo sa posisyon nyo. Wala kayong karapatan dyan. Dapat mataas ang standard natin sa mga public servants, sa ating mga public official. Bira kayo, laki-laki ng binabayad natin taxi. Ay, hindi nga pala nagbabayad yung iba dyan. Pa mga tanso.